Alam nyo ba mga mi, sa una ay hindi ko nga talaga alam ang kalalabasan ng lasa neto. Ngayon pa lang mga mi ay sasabihin ko na sa inyo na hindi talaga ako nagsisi na trinay ko ang recipe na to dito sa pork chop. Ngayong gabi mga mi ay magluluto ako ng dinner namin ng mga bata at pasasarapin natin ang simpleng pork chop. Kadalasan kasi mga mi ay prito nga lang yung ginagawa ko dito sa pork chop kapag ito yung uulamin namin. Anyways mga mi, meron nga pala ako ditong 8 pirasong pork chop at i-season ko lang ito ng asin, paminta, pati na nga rin ng garlic powder. Sinigurado ko na malagyan ng spices itong buong pork chop, kaya naman mga mi, binaliktad ko na nga rin ito para talaga pantay ang lasa. Nang malagyan ko na nga ng asin, paminta at garlic powder itong pork chop, ay minasage ko na ito mga mi. Minasahe ko na nga rin ito mga mi dahil baka mamaya magtampo dun sa whole chicken na binigyan ko ng masahe nakaraang gabi. Char! Anyways mga mi, itinabi ko nga muna itong mga pork chops dahil ngayon naman ay magre-ready na ako dito ng garlic. Minced garlic nga pala ang kailangan ko dito mga mi, at mas maraming garlic nga ay mas masarap. At ayan mga mi, ready na nga akong magluto, kaya naman nagpainit na nga ako dito ng kawali pati na rin ng mantika dahil magpipirito na ako nitong pork chops. Meron nga ako ditong 8 pirasong pork chop at maliit na kawali nga yung nagamit ko, kaya naman dalawang batch na pagluluto yung gagawin ko dito. Wala nga kasi akong malawak na kawali mga mi, kaya yan nga yung minamanifest ko na bibilhin sa susunod para dito sa aking kusina. Nagbabalak nga kasi ako mga mi na bumili ng mga bagong lutuan dito sa aking kusina dahil tingnan nyo naman mga mi, napakaluma na nga at nagbabakbak na yung kulay ng mga lutuan ko. Anyways mga mi, nung maluto na nga itong first batch ng aking pork chop ay sinunod ko na nga rin niluto itong second batch. At nang maluto ko na nga lahat mga mi ay hayan tinabi ko muna dahil ngayon naman ay magigisa na ako dito ng bawang. At dahil dalawang batch nga yung pagluluto na gagawin ko dito mga mi, kaya naman kalahating bawang nga lang yung ginisa ko. Nang maging aromatic na nga itong bawang, ay agad na akong naglagay dito ng honey, pati na nga rin itong chicken stock at rice wine vinegar. Anyways mga mi, kung wala nga kayong rice wine vinegar, ay pwede nga rin kayong gumamit ng suka dito, pero wag nyo lang damihin. Dahil kapag maraming suka nga yung nilagay natin mga mi, ay magiging maasim nga itong pork chop, baka mamaya ay maging kasing asim ng relasyon nyo. Char! At ayan mga mi, ilalagay ko na nga yung first batch ng aking pork chop dito sa sauce na ginawa ko. Low heat nga lang pala ang gamit ko dito mga mi, para naman hindi masunog yung honey at hindi maging mapait. Dibali na nga kasi mga mi na mapait yung pagmamahal niya sa'yo, wag na wag lang itong pork chop. Char! Anyways mga mi, hinayaan ko lang itong kumulo sa low heat hanggang sa talagang lumapot na itong sauce. At habang lumalapot nga yung sauce mga mi, ay panay nga yung pagbabaliktad ko ng pork chop para talagang maabsorb neto ang masarap na sauce. Alam nyo ba mga mi na sa pagkakataon na yan ay naaamoy ko na nga ang napakabango na pork chop. At alam nyo ba mga mi, nakahapon ko pa nga iniisip kung ano talaga ang gagawin kong recipe dito sa pork chop. Alam naman natin kasi na kahit simpleng pirito nga lang ng pork chop ay masarap na, lalong-lalo na sa masarap na sausawan. At dahil gusto ko na medyo maiba naman itong aking pork chop, kaya nag-isip nga ako ng kakaibang recipe. Actually mga mi, ginagawa ko nga talaga ang recipe na to sa chicken, kaya naman ngayon, trinay ko nga siya sa pork chop. Alam nyo ba mga mi, sa una ay hindi ko nga talaga alam ang kalalabasan ng lasa neto. Pero minsan, kailangan talaga nating mag-adventure sa kusina para naman mas marami tayong may matutunan. Ngayon pa lang mga mi, ay sasabihin ko na sa inyo na hindi talaga ako nagsisi na trinay ko ang recipe na to dito sa pork chop. Anyways mga mi, natapos na nga yung pagluluto ko dito at hindi talaga ako makapag-antay na tikman itong aking pork chop. Buti na nga lang talaga mi at marami itong niluto ko dahil alam ko kapag ganito nga yung ulam ay mapaparami talaga tayo ng kanin. At dito ko na-realize mga mi na ang simpleng pork chop pala ay may mas maisasarap pa kaysa naman sa simple perito lang na wala talagang ka-effort-effort. Hindi ka na nga nag-effort sa kanya, hindi ka pa nag-effort dyan sa pork chop mo. Ang saklap! Char!
Anyways, mga mi, habang naghahain nga ako dito, ay agad ko nang pinaready kay Kuya Rems itong aming mesa. Busog pang araw kasi siya, kaya naman kami na lang muna ni James ang naunang kumain. At ako naman, mga mi, ay kanina pa nga takam na takam habang nagluluto, kaya hayan, kahit maliwanag pa ay nag-dinner na kami. Sino ba naman, mga mi, ang hindi mapapakain agad kapag ganito yung niluto mo, tapos meron ka pang mainit na kanin. Anyways, mga mi, hanggang dito na nga lang ang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!